isa po kayo sana nasa maayos na sitwasyon ng bawat isa. So ayun guys, sa video na to, so magbibigay lang tayo ng reaction, no, tungkol dito sa post ni Kakapink 101 na kung saan ayan, pinost niya yung tungkol sa speech ni Attorney Lenny Robredo. No? So napakaganda naman talaga nun, no, speech ni Attorney Lenny Robredo. Kung napanood nyo yung video ni Attorney Lenny Robredo sa kanyang YouTube channel. So sa caption ni Kakapink 101, napanood nyo ba? Nyo po ba ang speech ni ex-VP Lenny? She gave an example about Moses crossing the Red Sea. So very good example. We often see the obstacles ahead of us, as deep as the ocean, as big as the mountain. So we need to realize how big God is. So He created the heavens and earth, so do not be shaken. So laban lang. So sa post na ito ni Kakapink 101, merong nagkomento na isang security guard. So ayan. So ayan, pinost ulit ni Kakapink 101. So ito, sabi ni Kakapink 101, isang SG ganito man lait sa isang naging ex-VP ng Pilipinas, lawyer, etc. Kamusta kaya ang buhay ni Kuya? Kung sa aking agency ito, tatanggalin ko ito kaagad. No? So walang manners. Pasikati natin, di ba? So pasikati natin si Kuya, no? So pangalan niya si Aroli Ragudo, no? So sa agency nito, pa-check naman po ng ugali nito kung matino ba itong tao na ito, no? Yan si Ragudo, no? Yan. Si Aroli Ragudo. Nunit, puro naman galing sa outer space ang pinagsasabi niyan, hahaha, speech ng lutang. So ganon siya makapanlait, napakatindi, no? So di niya tiningnan yung sarili niya kung kalibel ba niya si Attorney Lenny Robredo, di ba? Di niya tiningnan, no, yung sarili niya, di ba? Naging Vice President ng Republic of the Philippines si Attorney Lenny Robredo. So ikumpara niya sa sarili niya. So ano kaya yung narating niya, di ba? So kawawa naman po yung mga anak nito, no, na baka darating ang araw hindi rin siya irespeto, no, kasi hindi ka respeto yung ugali nito, no. So di ba, hindi man lang niya nirespeto bilang isang tao itong si VP Lenny, samantalang kahit titingnan natin kahit sa ang anggulo, no, kahit sa ang party, no, isang security guard lang, no. So patunayan niya muna sa sarili niya na karapat-dapat ba siya, kalibel ba siya ni Attorney Lenny Robredo. Diba? So abogado, no? Abogado talagang nilait ng isang security guard lang. Diba? So pero hindi lahat ng security guard ganito ang ugali. Napakarami kong kakilalang mga security guard na matitino. Maganda yung pag-iisip, no, hindi kagaya nitong tao na to, no, na di ba? So alam naman natin yung buhay ng isang security guard na kapag hindi pumasok sa trabaho, so walang mapalamon sa pamilya. So dapat magsikap na lang ito, no, dapat ang atindihin niya yung pagtatrabaho niya, no. So kahit ako ba naman, kung ako yung may-ari ng agency na to, so dapat i-train ito ng maayos, no, kasi walang matinong pag-iisip, no, hindi maganda yung ugali ng taong ito. So kahit ako, tatanggalin ko kaagad ito, eh, no. So kawawa naman po itong tao na to, na wala nga ito sa kalingkingan ni Attorney Lenny Robredo, no. Baka kuku lang to sa ni Attorney Lenny Robredo. So grabe naman yung mukha na to, no. So yun, Aroli Ragudo, so ayusin mo yung pag-uugali mo, baka mamaya maipamana mo yan sa mga anak mo. So kawawa ka, no? Kasi baka mamaya di ka na alagaan yan pagtanda mo, no, sa mga anak mo. So di ba, so mas matino pa pala yung anak mo, no, baka mas matino pa yung anak mo kaysa sa iyo. So kailangan manalamin tayo, no, bago tayo manlait ng kapwa. So
ganon guys, no? So kayo na rin guys, no, humusga, no, kung ano yung hatol nyo sa taong to, no? So hindi ka, hindi pwedeng pamarisan. Ang daming nag